Hello guys! Welcome back to our channel and para sa vlog na to, ipapakita ko kung paano ako nag-request ng aking AdSense pin manually. So yun guys, bali na monetize yung channel namin. Tapos yun, aminin natin na mahirap talagang maabot yung $10 na threshold ni Google AdSense or ni YouTube. So yun, parang tinamad na kasi kami kasi kung hindi ka talaga sikat or wala kang sikat na video, parang mahirap talaga makakuha ng maraming views. So, hindi kami naging active dito sa YouTube ng mga ilang months. Tapos yun, nung na-reach namin yung $10, yun, nag-request na kami ng AdSense pin. Tapos nakailang months na, nakailang request na din kami, hindi pa rin na dumadating dito yung sulat ni Google AdSense. So yun guys, ngayong araw ng January 2021, nagbukas ulit ako ng aking Google AdSense account, ng aming Google AdSense account. May nakita ako sa notification na sabi, less than a month na lang daw ang natitira. Dapat i-verify ko na daw yung aming pin kasi kapag hindi daw, mawawala na daw kami ng ads. So yun guys, last week nag-try ako na mag-manual. So yun, ikakopy nyo muna yung PUB number nyo. Publisher ID. Tapos yun, makikita nyo dyan na yun, nung December 18, nag-mail daw sila ng PIN. Tapos punta tayo sa help. Yun, dahil nga daw sa COVID-19, may mga delayed daw para sa ating mga PIN. Eh, sobra naman ang delayed talaga. Yan dito, punta na tayo sa PIN Troubleshooter. Tapos dito, tinatanong kung na-reach na natin yung ating $10. So, yes ang sagot natin dito. Tapos kung na-receive na daw natin, syempre hindi pa. So, makikita natin dito sa pinakababa na wala pang nakalagay na contact us. Ibig sabihin, hindi pa ako pwedeng mag-manual request. Pag may nakalagay na daw na contact us, yun, pwede na akong mag-request ng manual pin. So yun, ngayong January 20, nag-try ulit akong mag-manual. So yun, kunin muna ulit natin yung aking publisher ID. Ika-copy ko para i-paste ko na lang. So yun, sagutan na lang ulit natin yung mga tanong dito. Tapos yun, may na makikita na tayo, yun yung contact us. So, pindutin na lang natin yun. Then yun, i-fill up mo lang yung mga kailangan dito, yung name. So, dapat ang ilalagay mo sa name, syempre yung pangalan na ginamit mo dito sa Google AdSense. Tapos, i-paste mo lang yung publisher ID mo doon. Yan. Tapos dito tayo sa choose files. Dito kukuha tayo ng mga ID na ipapasa natin. So yun, meron kaming mga IDs na passport at saka UMID ID. So first yung passport muna. Tapos yung UMID ID. Tapos try pa natin ang pangatlo, yung ID with selfie. So yun. Tapos dahil malabo yung mga picture, mag-a-upload ulit tayo ng dalawa pa.
kahit magdoble kasi medyo malabo yung picture eh. Baka hindi ma-accept. Ito todo na para matanggap talaga. So, bali kasi kay JN nakapangalan yung aming channel, kaya yun, ID niya yung ginamit. Wala siya dito, kaya pinasend ko na lang sa kanya. So, ayan, okay na siya. Yun, submit na. So, yun guys, pagkatapos kong mag-send, mag-submit, tinignan ko agad yung aming email at yan na, approved na daw siya. So, ang bilis niya lang talaga ha, wala pang 5 minutes, na-approved na agad siya. Mas madali siya kaysa maghihintay ka ng sulat nila na sobrang tagal, wala ka pang nare-receive. So, mas advisable to na mag-manual na lang. Basta meron ka talagang ID na magagamit. So, ayan yung email niya sa amin. Ayan. Makikita na din dito sa AdSense account na yun na wala ng request pin na nakalagay. So, yun, approved na kami. So, ayan guys, kung hindi pa dumadating yung pin nyo, i-request na i-request nyo na lang hanggang sa makatatlo kayo ng request. Para pwede na kayong mag-manual request. So, yun, para sa akin, mas madaling mag-manual request. Kasi tingnan niya yung sa amin, pag-request ko agad, wala pang ilang minuto, yun, nag-email agad na approve na. So, yun guys, sana itong video na to ay nakatulong sa inyo. At may matutunan kayo kung yung iba dyan na nahihirapan din at baka nag-aalala na baka mawalan sila ng ads. So, yun, mag-manual procedure na lang kayo ng request ng inyong PIN. So, thank you guys for watching and see you in our next vlog. Bye-bye!